Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang approaches sa disaster risk reduction management. Dapat nating tandaan na ang purpose ng disaster risk reduction management ay ang pagbubuo ng mga community na resilient, okay, sa mga disaster, sa mga hazards na paparating sa kanilang komunidad. Ang katanungan ay sino ba dapat ang magplano, ang maghanda at tumugon kapag ang isang komunidad ay makaranas ng isang disaster sa kanilang lugar. Ngayon, may dalawang pangunahing ideya or ideas kung sino dapat ang magplano, maghanda at tumugon sakaling may isang disaster. Ang unang idea ay nagsasabi na dapat ay ang gobyerno or ang pamahalaan or ang national government ang dapat magplano, maghanda at tumugon kapag nakaranas ng isang disaster ang isang community. Sa isang banda, mayroon din naman nagsasabi na ang kinakailangan daw na magplano, maghanda, tumugon ay ang community mismo. At ang dalawang ito ay kumakatawan sa sinasabi nga nating dalawang approaches sa disaster risk reduction management. Kapag ang gobyerno ang nagpaplano, naghahanda at tumutugon sa mga disaster na nangyayari sa mga community, okay, bababa siya, ito ay nangangahulugan na ang approach ay tinatawag nating top-down approach. Sapagkat nanggaling sa gobyerno, pababa, papunta sa community. Mayroon din naman nagsasabi na ang pagpaplano, paghahanda at pagtugon ay dapat nangyayari sa community papunta sa itaas. At kapag ito ang ating pananaw, ito yung approach, tinatawag ito na bottom-up approach. So makikita natin kung bakit bottom-up, kasi nagmula sa community papunta sa taas. Makikita rin natin kapag top-down naman, from the government down to the community level. Now, may positive and negative opinions tungkol sa top-down at meron din naman sa bottom-up. Sa susunod na video presentation, pag-uusapan natin ang mga ideas behind top-down approach and behind bottom-up approach.